subsidized tuition, student loans, at study now, pay later program. Ilan lang yan sa mga alternatibong pwedeng takbuhan ng mga estudyanteng kapos sa panggastos sa eskwelahan. Ang problema ayon sa CHED, ang Commission on Higher Education, hindi lahat nakakabayad ng utang. Live mula sa Quezon City, my report, si Bam Alegre. Bam? Jessica, sinundan natin ng isang incoming freshman sa UP Diliman sa kanyang pag-apply sa STFAP. Kasabay nito, binusisirin natin ang detalye ng study now, pay later ng CHED. Narito ang ulat. Sa susunod na linggo pa makukuha ni Angelo ang kanyang high school diploma. Pero para makakuha na mas mababang tuition sa Hunyo para sa kursong BS Civil Engineering, binisita nilang mag-ina ang UP Diliman para mag-apply sa Socialized Tuition and Financial Assistance Program o STFAP. Target nilang mapabilang sa bracket C kung saan 600 pesos per unit ang dapat bayaran. Proceed po kayo sa Vincent's Hall, doon niyo po kukunin yung STFAP form. I-fill up po yung lahat mga requirements po dito, yung makakailanganin, and then return po kayo sa UP Diliman para po ma-acquire po yung STFAP. Ito ang STFAP form na kailangan sagutan ng mga mag-aaral para malaman nila kung saan bracket sila mapapabilang, kung bracket A, B, C, D, E1 o E2. Kaso doon dito, may programa rin ng UP Diliman na student loan kung saan 70% ng tuition ang sasagutin kung freshman o sophomore, 80% naman kung junior o senior, at 85% kung graduate o law student. Ang interest ito, non-compounded na 6% kada taon. Ayon sa Office of Scholarships and Student Services, kung hindi ito mabayaran agad, hindi raw ito dahilan para hindi makapag-finals o ma-enroll sa susunod na semestre. Gayunman, hindi raw mabibigyan ng clearance. Hindi lang sa UP Diliman may subsidized tuition at student loans. Ayon sa Republic Act 8292, lahat ng state universities and colleges maaaring magkaroon nito. Bukod pa ito sa Study Now, Pay Later program ng Commission on Higher Education para sa mga college student. Sa ilalim nito, pauutangin ng isang estudyante at magbabayad siya kung kailan may trabaho na siya. Ang mga nakakautang lang, yung mga hindi tataas sa 300,000 pesos ang annual gross income ng mga magulang o guardian. Yun nga lang, wala nang ipatubad ito noong dekada 60, kakaunti lang daw ang nagbabayad ng kanilang utang. Ang problema, kung ang estudyante natapos na, medyo mahirap-hirap ng hagilapin. Tuloy, lumiit ang pondo ng gobyerno para rito. Sa ngayon nga, nasa 7,500 pesos na lang kada semestre ang pwedeng utangin ng isang estudyante. Bariya kung tutuusin para sa mga nag-aaral sa pribadong universidad at kolehiyo na libo-libo ang tuition bukod pa sa miscellaneous fees. Kaya naman paalala ng CHED sa mga nakinabang, magbayad ng utang kapag nakaluwag-luwag na. Sa mga umiiwas magbayad, may paraan daw ang CHED para singilin sila. Through the clearance system ng NDI, isa yun na... sa tingin namin, medyo nagbubunga ng resulta. Kasi every time na kumukuha ng clearance, yung beneficiary ng, or yung grantee ng loan program natin, nakikita na may utang siya. Jessica, dagdag ng CHED, bukod sa kanila, may mga lokal na pamahalaan din daw na nagpapatupad ng study now, pay later, maging mga bangko, mga private institutions katulad ng NGO, mga kooperatiba, at maging ilang mga church. Jessica? Okay, alam mo, importante ang papel na ginagampanan ng mga guidance counselor, di ba? Bam, para nalalaman kung anong mga problema ng mga estudyante. Hindi ko lang maalala kung sa UP ba aktibo yung pakikisalamuhan ng mga guidance counselor sa mga estudyante. Doon sa same building kung saan nag-a-apply yung mga estudyante ng kanilang scholarship, meron din silang opisina doon kung saan pwede silang dumulog para sa guidance, at nag-reach out naman yung opisina na ito. Meron silang mga visual mats kung saan iniinganyo nila ang mga estudyante na nakakaranas ng depression, problema, at ibang uri ng pag-aabuso para lumapit. Jessica? Okay, pero siguro reorient din, no? Kasi syempre kasama na rin sa mga problema talaga yung kagipitan sa pera, eh. Sa in light of recent events, yes, kailangan din baguhin yung approach, at bukod sa mga iba't mga problema sa grades, maging sa personal na buhay, magandang itanong kung meron silang nararanasang problema pinansyal. Jessica? Yes, yun ang kailangan isanayin siguro itong kasalukuyang sistema, no? In any case, maraming salamat, Bam Alegre.